Hi, good morning. Ito'y salita ng Diyos at dapat nating paglakaran. At ito yung dapat nating gawin sa araw-araw kasi walang masama sa turo ng Diyos, especially yung mga turong natutunan natin sa Biblia. Hindi tayo dito na papahamak. Ang sabi ng Diyos, magawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kung marami kang nagawang mabuti, marami din yung matatanggap galing sa Kanya. Yung Diyos ay may isang salita at never change. Hindi yan nababago. Kaya damihan pa natin yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Even though na ginagawan tayo ng masama, gantihin pa rin natin ng mabuti. It's never lost what you have done. Instead, ito'y nakakalugod sa Diyos. At hindi niya yan nakakalimutan. Lahat yan nakikita niya. Sabi nga ng mga katagang ganito, mas okay lang yung ikaw yung lokohin kaysa ikaw yung manloko sa kapwa mo. Ayun, aking natutunan. At yun din yung natutunan namin sa MCGI. Basta dito tayo guys, susunod. Walang mawawala sa atin at walang tayong dapat ikapahamak. Yun ang aking masasabi at maraming salamat once again. Salamat sa Diyos! Hey everyone, ngayong araw na to guys, mayroon naman akong i-share sa inyo isa sa napakagandang salita ng Diyos at ito'y utos galing sa Diyos at hindi ito guys na uubos, palaging may bago araw-araw. So, dito tayo sa tungkol sa panamit. Sabi ng Diyos, magdamit tayo ng marilag at mahinghing damit. Ibig sabihin nun guys, ay hindi yung lumalabas yung kaluluwa natin. Hindi yung lumalabas yung igot-igot natin, yung mga pusod natin. Hindi ganun yung tinutukoy ng Diyos. Kasi hindi pa tayo na pinanganak sa mundong ito, nakasulat na yan sa Biblia. Tinuruan na tayo ng Diyos na dapat ganyan yung damitin natin. Kasi pag ganitong generation, kita naman natin yung mga damit nila, na yun yung kung saan yung uso, yun din yung binibili, yun ang dinadamit. At alam nyo ba na sa panahon ngayon marami nang nire-rape, marami nang minumulistya. Kasi dahil dyan sa mga damit nila na sinusuot. Kaya minsan nagagalit na lang yung babae pag binabastos dahil dyan sa damit nila. At sino ba yung pwedeng sisihin? Sisihin mo ba yung lalaki? Eh, di ba? Ikaw naman yung dapat sisihin kasi kung talagang nagpaparespeto ka, huwag kang magdamit ng ganyan. Alam mo naman yung mga lalaki, minamanyak talaga yan pag nakakita ng ganyan. Ngayon, hindi to na inaatake ko kayo kasi noon alam nyo ba na mahilig din ako magdamit sa ganyan. Naranasan ko din yun ang gusto ko yung magsuot ng maiksi na mga shorts, mag-sleeveless. Pero alam nyo ba guys, nung natuto ako ng salita ng Diyos, talagang pinagsisihan ko yun na hindi ko alam na nakapagbigay pala ako ng kasalanan sa kapwa ko. Kasi guys, pag nagdamit tayo ng ganyan, sabi ng Diyos ay bawal magnasa sa kapwa. Eh tayo, binigyan natin ng motibo yung tao na para pag nasaan tayo, nagkasala na tayo, plus yung tao na nagnanasa sa atin, ayan, nagkakasala din siya. So I hope na mayroon kayong natutunan na salita ito ng Diyos. Kung magalit man kayo sa akin, bahala na kayo. Ibig sabihin, kung nagalit kayo sa akin, Diyos dapat yung pagalitan ninyo, hindi ako. Kasi iyon, sinishare ko lang yung mga natutunan namin. At yun, ginaganap namin yun. Ginagawa namin yun. Kasi gusto namin na ipakita sa ibang tao na isa yan sa mga example na ina-apply namin sa sarili namin. Na ayaw namin balikan yung mga dati namin mga ginagawa. Yun lang. Salamat sa Diyos. Hello guys, pasintabi sa mga nagse-celebrate ng Valentine's Day. Sa amin naman, sa MCGI, hindi namin yan sineselebrate yung Valentine's Day tuwing February 14. Sa amin, tinuturo sa amin, sa Biblia, na araw-araw dapat may pag-ibig. Hindi lang February 14 may Valentine's Day. Dapat ito'y ginaganap araw-araw. Kasi yun ang turo ng Diyos sa atin. Kailangan may pag-ibig tayo sa kapwa natin.
marunong tayong magmahal. Kahit kaaway mo nga, di ba, sabi nila, mahalin mo. Kasi yun yung totoong Valentine's. Araw-araw yan, ginaganap. Hindi lang tuwing February 14. Kaya gumising na kayo dyan sa kaka-Valentine's nyo. Hindi nyo alam kung ano yung true meaning ng Valentine's Day. So, sa para sa amin, is araw-araw yun ginaganap. Yung Cupid loves, i-search nyo sa Google kung anong meaning yan para malaman ninyo, especially sa mga teenagers. Kasi pangit yung ibig sabihin nun ng Valentine's na kay Cupid love na yan. So, dapat araw-araw ginaganap yung Valentine's Day, hindi lamang February 14. Yun lang aking masabi at maraming salamat once again. Salamat sa Diyos! Hi guys, good morning! Palagi nating tandaan na ang awa ng Diyos ay laging bago sa ating buhay. Tulad ngayong umaga, nagising tayo. Ibig sabihin, bagong awa naman to ng Diyos sa atin. Kasi ginising niya guys tayo sa ating mahimbing na pagtutulog kagabi. So, yan ang aking masasabi. At tandaan natin, yung salita ng Diyos ay palagi nating panatilihin sa ating puso. Kasi pag mayroon tayong Diyos sa ating puso, malinis ang ating puso at pag-iisip. At yung awa ng Diyos ay palaging bago. Salamat sa Diyos! Good day everyone! Alam nyo ba guys na mayroon naman akong natutunan ngayong araw na to at hindi to guys nauubos. Ang sabi ng Diyos is, ibigin mo yung iyong kaaway. Kahit na nagkasala sa sayo, hindi lang pala guys relatives mo, family, kaibigan, yung mga taong nagmamagandang loob sa'yo yung ibigin mo. Sabi ng Diyos at utos niya is, ibigin mo yung iyong kaaway. Kahit na nagkasala sa'yo. Kasi pag may pag-ibig, tulad sa pag-ibig mo sa iyong sarili, ganun ka din dapat umibig sa iyong kapwa. Sana wala nang